Karamihan sa atin ay naghahangad ng isang anak. Anak na biyayang maituturing pinakamalaking regalong natanggap mula sa ating tagapaglikha. Subalit paano nga ba kung hindi ka pa naging handa? At sa tingin mo, hindi mo pa kaya itong panindigan? Ano ang gagawin mo kung nasakit na ka ng iyong emosyon? Magandang araw po mga kabayan. Ako po si Maan at welcome pong muli sa bago kong channel, ang Crime Files Pinoy Stories. Bago ko po simulan ang ating istorya sa araw na ito, kung bago po kayo sa aking channel at mahilig kayo sa mga ganitong kwento, inaanyayahan ko po kayo na huwag kalimutang mag-subscribe para ma-update po kayo kung may mga bago man tayong upload. Salamat! Disclaimer, ang lahat ng mga pangalan at pangyayari na aking babanggitin sa kwentong ito ay inyong matutunghayan sa mga pahayagan kung kayo ay magsasaliksik. Noong May 20, 2024, namagdaong sa isang pantalan ng Toscana sa Italy ang isang kilalang magarang turistang pangpasaherong barko. Katitigil pa lamang nila ng pantalan nang biglang maalarma ang mga sakay nito. Dahil ang grupo ng military at kapulisan ay isa-isang nagsipag-akyatan rito para aristuhin ang tatlong kababaihan. Kabilang na ang isang 28 taong gulang na Pilipina na nagtatrabaho dito. Ayon sa ulat, habang nagsasagawa ng inspeksyon, ang isa sa mga opisyalis ng barko, may napansin di umano ito na isang sanggol sa loob ng cabin at tila wala na itong buhay. Noon ay agad niya itong ipinaalam sa kapitan ng barko at doon din ay inutusan di umano ng kapitan ng barko ang mga opisyalis nito na ipaalam sa mga otoridad sa baybayin. Agara namang kumilo sa mga opisyalis nito, inalerto nila ang bawat isa. At habang malayo pa sila sa pantalan ng barko, iniwagayway nila ang kanilang bandera para mapansin ito ng mga otoridad na nagpapatrolya sa karagatan. Dahil nga sa ginawa nila, agad itong napansin ng isang bangka na may sakay na grupo ng mga kasundaluhan. Sinundan nga ng mga otoridad ang nasabing barko at saktong huminto ito sa daungan ng Toscana sa Italy. Noon ay inakyat nila ito at agad na nag-imbestiga. Naisalaysay naman ng nasabing opisyalis ang kanyang natuklasan sa mga otoridad. Agad nilang ininspeksyon ang loob ng cabin at iba pang mga silid. Sa loob nga ng cabin ng barko, doon nila natagpuan ang katawan ng sanggol na nakabalot sa kumot na pag-aari ng nasabing Pilipina. Nang dahil nga sa mga kagamitang binalot sa bata, noon ay natukoy nila kung sino ang nanganak sa loob ng barko. Ito nga ay ang Pilipinang si Jensel Pia Salahidjan, 28 taong gulang, na sinasabing ina ng sanggol na natagpuan sa loob ng cabin na wala ng buhay. Nabigla ito sa mga nangyari at halos mawalan ito ng ulirat. Isinugod naman ito ng mga kapulisan sa hospital. At nang makapagpahinga ito doon, sinubukan itong saktan ang kanyang sarili. Subalit agad itong napigilan ng mga otoridad. Napag-alaman din sa investigasyon na may mga tumulong kay Salahid nang ito ay manganak sa loob ng barko. At nang araw ding iyon ay natukoy nila ang mga ito. Agad na inaresto ang dalawang kababaihan na sinasabing tumulong sa panganganak ni Salahid. Kinilala ang dalawang ito na sina Motondo Dorcas Nugini, 28 taong gulang at nagmula sa bansang Kenya. Samantalang ang isa naman ay kinilalang si Mipila Gutadso Mabel Jasmine, 29 taong gulang at nagmula ito sa bansang South Africa. Ang tatlongang kababaihang ito ay sangkot sa natuklasang krimen sa loob ng barko. Ayon sa inisyal na investigasyon ng mga kapulisan, inamin ng dalawang babae na ang sanggol ay anak ni Jensel Pia Salahidjan na isang Pilipina. Si Jensel ay tubong Manila sa Pilipinas. Sinubukan kong hanapin ang file ni Jensel sa mga pahayagan, subalit wala sa ulat ang iba pang detalye ng kanyang pinanggalingan. Bagamat konti lamang ang impormasyon sa kanya, sinikap nating malaman ang dahilan ng kanyang pagkasangkot sa krimen. Nangyari pa ito sa kanyang sariling anak at sa loob pa mismo ng kanyang trabaho. Si Jensel Pia Salahidjan ay nagsilang ng isang sanggol na lalaki noong May 17, 2024 sa loob ng kilalang luxury cruise ship kung saan siya nagtatrabaho bilang isang cleaner dito. Simula nang malaman niyang siya ay nagdadalang tao, walang sinuman ang kanyang pinagsabihan
dahil nangangamba di umano siya na tanggalin siya sa kanyang trabaho. Ayon din sa naging panayam sa kanya ng mga otoridad sa Italy, si Gensel Salahid ay ang breadwinner di umano ng kanyang pamilya sa Pilipinas at kinakailangan niyang tulungan ang kanyang mga magulang doon. Ang dalawang babae di umano na tumulong sa kanyang panganganak ay nabigla na siya ay mag-labor. Walang sino man ang nakakaalam na siya ay nagdadalang tao dahil normal lamang ang kanyang ay kinikilos. At sa mga panahong siya ay manganganak na, walang nagawa ang dalawang babae na kasama niya sa silid kundi ang siya ay tulungan kung paano niya maisisilang ng ligtas ang sanggol. Nagtulungan di umano ang dalawa kung paano tanggalin ang pusod ng bata. Yun ay dahil na rin sa naaawa ang dalawa sa kanilang kaibigan. Dalawang araw pagkatapos niyang manganak, bumalik sa kanyang pwesto si Salahid para ipagpatuloy ang kanyang trabaho sa barko. At bago nga siya pumasok sa kanyang pwesto, magulong-magulo ang kanyang isipan ng mga araw na iyon. Hanggang sa nakabuo nga siya ng paraan, naisipan niya na lamang na iwanan ang kanyang bagong silang na sanggol sa loob ng kanyang higaan. Subalit natatakot siya na baka ito ay mahulog dahil sa galaw ng barko. Muli nga ay nakaisip siya ng paraan, inilipat niya ito sa mas alam niyang ligtas na pwede nitong lagyan. Subalit, hindi nito batid ang pwedeng mangyari sa sandaling iwanan niya ito roon. Noon ay pinasok niya ang sanggol sa loob ng cabin ng barko. Naniniwala siya na ayos lang ang lahat sa sandaling iwanan niya ito para magsimula ng muli sa kanyang trabaho. Dahil nga sa laki ng barko, ilang oras bago niya nabalikan ang sanggol. Sakto namang nag-iikot ang mga opisyalis ng barko ng mga oras na iyon. At nang buksan ng isa sa mga crew ang cabin ng barko, doon ay nabungaran nila ang sanggol sa loob nito. Nang siyasatin nila ang loob ng cabin, napansin nila ang sanggol ay bagong panganak pa lamang. At lubos nila itong ikinagulat dahil ito ay nangingitim at wala ng buhay. Agad na pinarating nila ito sa kaalaman at pamunuan ng nasabing barko ang kanilang mga natuklasan. Matapos ang isang araw sa paggamutan, si Gensel ay inilipat sa kulungan ng mga kababaihan. Agad na nilitis ang kaso ni Salahid kasama ng dalawa niya pang kasama. Ang mga otoridad naman ay nagsagawa ng otopsiya sa sanggol. At habang inaantay ang resulta nito, si Gensel ay hinarap sa hukom. At sa interrogasyon nga ng mga juries kay Salahid, madamdamin niya itong sinagot habang tumutulo ang kanyang luha. Anya, natatakot di umano siyang ipagtapat na siya ay nagdadalang tao sa kadahilan ng natatakot siyang mawalan ng trabaho. Dagdag pa niya, hindi niya pinatay ang kanyang anak. Binuhay niya ito sa kanyang sinapupunan kahit batid niyang siya ay mahihirapan. Itinago niya rin ito kahit kanino. Walang sinuman ang nakakaalam na siya ay nagdadalang tao. Ayon din sa kanya, ang kanyang kabuuan na maaari siyang magsilang ay sa Nice sa bansang Pransya na huling tigil ng barko mula sa kanilang paglalayag. Napagplanuhan na di umano niya na kapag nakabalik siya ng Pilipinas ay gusto niya sanang ipagkatiwala ang bata sa tunay na ama nito. Naitanong ng mga hurado sa kanya kung nasaan ang ama ng kanyang sanggol. Anya, matagal nang natapos ang aming ugnayan. Ayon pa sa kanya, hindi niya kayang alagaan ang bata dahil ayaw niya siya ay mawalan ng trabaho sapagkat siya lamang ang tumutulong sa kanyang pamilya. Pagkatapos siyang malitis, pinanatili sa kulungan si Salahid habang inaantay ang resulta ng otopsiya ng kanyang anak sa ginawang pagsusuri. Dumating ang araw sa resulta ng otopsiya sa sanggol, sila ay muling ipinatawag sa korte at iniharap sa hukom. Doon ay binasa ng tagapagsuri sa katawan ng bata, pinatunayan niyang walang nakitang palatandaan ng karahasan sa pagkamatay nito. Ayon din sa tagapagsuri, ito ay namatay sanhi ng kanyang pagkagutom. Dahil doon, tinimbang ng mga hurado ang kanilang naging desisyon. Siya ay pinawalang sala kasama ng dalawa pa niyang kaibigang tumulong sa kanyang panganganak. At noon ngang Mayo 24, sila ay pinalaya. Ang kanyang abogadong si Giovanni Di Melio ay nagsabi na sa paglaya ni Gensel Pia Salahid sa Florentine Prison ay ililipat siya sa Livorno, lugar sa Italy kung saan ang kumpanya nagmamayari sa barko ay pansamantalang magbibigay sa kanya ng tirahan. Ayon din sa abogadong si Melio, anya, masaya ako sa desisyon ng hukom dahil sa kabila ng matinding usapin, ang aming kahilingan na palayain ang nasasakdal ay kanilang tinanggap. Wala sa ulat kung nakabalik na ba ng Pilipinas si Gensel Salahid o nakabalik sa kanyang trabaho. Gayunpaman,
Marahil ayaw din ng kanyang anak na pagdusahan niya ang mga nangyari sa kanya. Ang tanging naging kasalanan lamang ng kanyang ina sa kanya ay ang hindi siya ay pinakilala sa mga tao para sabihing nandito na siya sa mundo. Marahil nga sa mata ng mga tao ay kasalanan pa rin ang ginawa ni Jensel. Subalit kailangan niyang ipagpatuloy ang buhay kahit batid niya ang magiging resulta nito. Ang dalawa niya namang kaibigan na si Namo Tondo Dorcas Nyugini at Mapila Gutad Sumabel Jasmine ay ipinagpatuloy pa rin ang pagtatrabaho sa barko. Kung nakinig po kayo hanggang dulo ng kwentong ito, marami pong salamat. Nawa ay magkita-kita po tayong muli sa ating susunod pang mga video. Pagpalain po tayong lahat.